Alright, welcome po mga kapatid. Welcome sa ating channel, Eric Ambaking. Sa mga bago at ngayon lang nagawi sa aking channel, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, i-click ang bell button para ma-notify kayo ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. Alright, kung nakikita niyo mga kapatid, previous vlog ko, ipinakilala ko at ipinakita ko sa inyo ang ating isolation na kulungan. Kumbaga, dyan nilalagay ang nagkaka-COVID na ating mga alagang pabo. Kung sa tao pa, mayroon pong ospital na exclusive para sa mga nagkaka-COVID. At yan po na rin ang ating ginawang ospital para sa nagkakasakit nating mga alagang pabo. Alright. At may isa po dyan, manok po yan mga kapatid, hindi po pabo. Sisiw po yan na manok mga kapatid, yung nakita nyo, yung lumabas po ang buto sa kanyang pakpak. At ngayon, alam ko po, ang iba sa atin, hindi alam kung anong dapat ilagay at igamot sa ganyang mga sugat-sugat. Kung mga sugat-sugat ng ating mga alagang manok at pabo mga kapatid, ang iba hindi po alam. At mayroon po akong gamot na makikita lang natin sa ating mga paligid mga kapatid. At ipapakita ko po sa inyo ang bisa ng malunggay o moringa. Ito po mga kapatid. Samahan niyo po ako. Here we go. Let's go! Nandito lang ang gamot. Ito. Ito, malunggay. Ang maganda lang dito sa area ng aking kulungan mga kapatid, marami pong malunggay kaya madali lang pong maghanap ng malunggay pang ulam at ito pang gamot. At maging sa ating probiotics, malunggay po ang isang ingredients na aking ginagamit sa ating probiotics. Ang gagawin lang nito mga kapatid, ganito lang. At yan, palalabasin lang natin ang kata ng malunggay. At alam naman natin na ang mga inahing pabo, kung minsan pag malaki ang ating lalaking pabo, nagkakasugat po ang kanilang likod. At ilang bisis na po yung nangyari dito sa aking pabuhan. Kaya ito, mabisa po ito mga kapatid. Tigain nyo lang ang katas nito at doon sa kanyang part na may sugat, gagaling po mga kapatid. At kukunin ko ang ating sisiw na may damage ang pakpak. Ito na po siya mga kapatid. Kawawa po, ang dalawang pakpak niya pala ang may sugat. Yan, dito may sugat rin. At ang ito talaga, tingnan nyo, lumabas po talaga ang buto. At atin po itong lalagyan ng gamot sa tulong ng magic moringa o katas ng malunggay. Yan lang po ang pag ganito lang po ang paggamot natin sa mga sugat-sugat mga kapatid. Pag yung pabo natin, pag dito naman sa likod yung inahin, yun, kung minsan mula dito hanggang dito po ang nangyayari sa ating inahing pabo pag nagkakasugat, pag kinastahan ng malalaking lalaki. Pag kinastahan ng lalaking pabo mga kapatid, lalo na pag malaki. Kawawa po mga kapatid, oh, may sugat pa dito. Talagang pinagtulungan ito ng hapdos mga kapatid. Mahapdi. Dahil ramdam niya. Tinuhik niya ang aking kamay. Yan. Ramdam niya na ang hapdi mga kapatid. Kung sa Bisaya na term nito, mukubul ang samad ani mga kapatid. Kumbaga ang sugat nito ay kukubul. Ano bang Tagalog ng kubul? Yan. Lalapatan na po natin mga kapatid. At doon sa ating isolation area mga kapatid, siya lang nag-iisa. Sasamahan ko na lang ito ng isang sisiw mga kapatid para sa ganun may kalaro siya at may kausap para kasi ang kanyang mga katabi, mga malalaking pabo na po. Kaya sasamahan ko ito ng isang sisiw. Babae lang para hindi tutuhakin ang kanyang sugat. Tingnan nyo, walang balhibo ang kanyang likod. At ito pa, talagang lumabas po ang buto mga kapatid. Ramdam niya po ang hapdi ng aking pinatulo ang katas ng malunggay. Pure po ito, wala pong halong tubig mga kapatid. Kasi kita nyo naman kanina, priskong-prisko po yung kinuha ko sa puno ng malunggay. At aking pinalabas ang katas. Ayan na.
At ang iba may nabibili naman na gamot nito, pagaya nito, Quick Heal po ang tawag doon. At iba, may iba pa, marami kasing brand yan. Quick Heal po mga kapatid, ini-spray lang yun para hindi lalapit ang langaw. Pero sa ngayon wala mang langaw, kaya ito lang malunggay at wala pang gasto. Alam naman natin na the more na gasto, the more na alkansi. Alright, kaya malunggay lang. Ito na po ang aking talagang nilalagay sa may mga sugat na mga alaga mga kapatid. At ito, kukunin ko ang isang sisiw doon para maging kasama niya dito, para may kalaro siya. Siya mga kapatid, talagang ramdam niya talaga ang hapdi ng malunggay. At may isang maliit doon na kasama niya dati. Isinama ko na lang dito sa loob ng sa ganun, hindi masyadong boring ang kanyang life. Kung ganun, kung hindi siya mabuhay, hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay, hindi po siya nag-iisa, kumbaga mayroon po siyang kasama at may karamay. Yan lang po ang aking pakay mga kapatid. Kumbaga, nilagyan ko po siya ng isang kasama dito sa loob, hanggang sa ganun, mayroon siyang karamay. Mayroon siyang matawag pag may kailangan siya. At alam ko po, nilalamig po yung manok na yan dahil wala na po kasing balat ang kanyang likod. Ganyan po kasi ang aking parating nakikita mga kapatid. Pag pinagsama natin ang pabo, manok, talagang ganyan po ang mangyayari sa likod ng ating manok. Mahimulbulan ang kanyang likod. So ayan na po. At mamaya, lalagyan ko na lang ng sako doon sa likod para hindi masyadong malamigan ito. At dito na rin sa harapan. At takpan muna natin. Ito na ang ating isolation kids. O kulungan ng may sakit. Okay. Matagal ang pumasok. Yan. Ito po ang kulungan ng ating mga may sakit na alaga. At ayun ang isa, ramdam niya talaga ang hapdi mga kapatid. Ayan. Ayan na po. Ito po ang may mga kasalanan mga kapatid. Ito po ang ating ito po ang sasampahan natin ng kaso, kasi ito po ang may kasalanan, kaya lumabas yung buto ng isang manok natin. Tingnan nyo naman ang lalaki na ng mga sisiw na ito. At yun ang kanilang binalda. Yung pinalabas nila ang buto. Talagang iwan ko lang, hindi ko po ma-imagine gaano kasakit yun. Yung pagtuhik ko yung sugat ng sisiw na yun. At ganun pa man, sana magtagumpay pa rin ang kanyang buhay at sana hindi malagas ang manok na yun. At mahigit sa isang buwan na po ang mga sisiw na ito. At ganun din, hindi po sila magkasabay. May pabo, may manok at may mga maliliit. 15 piraso dito. At ang natira dito na kagaya nun, ganun kaliit, mayroon pa dito, bilangin natin kung ilang piraso to. Mayroon ditong 6 na piraso. Maliliit kumpara doon. 6 + 2 + 15 piraso. Nasa 23 pieces po mga kapatid. 4 na pabo. And the rest, 19 ang manok. Yan, ang ating mga pabo dito. Ang ating magdadalawang buwang pabo. Alright. Alright mga kapatid, hanggang dito na lang. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe. Mga bago, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. I-click ang bell button para ma-notify ka ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. Hanggang sa muli mga kapatid, lagi pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. Hanggang sa muli mga kapatid, advance Happy New Year! Bye-bye! Ingat lagi!